Kumuha ako ng DTI para sa business pero di natuloy at di ko pa pinaklose. Makakakuha pa kaya ako ng pangalawang DTI, pang freelancing? The answer is yes. Hello guys, my name is George. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Ayon, yes, makakapag-register ka pa rin ng DTI business name para sa freelancing services mo. At magkaiba naman talaga yun, di ba? Pag other business, syempre, yung, lalo na yung pangalan, other type of business, para doon lang yon. Ngayon naman sa freelancing, syempre kung anong klaseng freelancing yan, for example, virtual assistant services, ganyan, di ba? Kunyari ako, GA, virtual assistant services. Yun naman yung para sa freelancing ko. So, ayun, walang problema. Kung marami tayong business at iba-ibang DTI per business, depende sa purpose, di ba? Para match, para sakto siya sa business name na gusto natin. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.